Okay lang gra. Sa inyong pamilya, sa atin niya pamilya. Kaya kung hindi pa sa pagi sa Ginoo, hindi kita magtapok. Ito muna nga, kung hindi kita magtapok, maramog mahulog ka nga, tipak-tipak, bisan asa lang. So karon kitapok, hiusa, sa usa ka higayon, o sa panahon, itaguti na po na magsaksak sinakor, no? Kay Lord. Nahulog nga si Buhano ang patungunan sa Mindanao. General nga term ginagamit si Bano, mabait lang ang paraya sa Tulunan, sa Malungon, sa Lurito, Agusan, kaga diri sa Unas Mabantaw, sa Papungagan. Ah, Mabantaw, no? Sa Taypagyan? Oo, Mabantaw. So, diyan lang mabait itong pagkakaraya. So, kung kaputos digos sa lugar sa mga amar dito po yung mga sabadista, mabait naman ang paraya. Kabot sa luwas, mabait naman ang paraya dito. Kaya muna yung mga lugar na duro ang mga amar. Pero kaya sa Davao del Norte, gamay-gamay lang ang nakilala kung amar. Pero kung makabot ka mo ka nga rin sa Cotabato, abang yung mga buyong na tanan mo. Durugin ang mga kaliwat sa mga ama. 14, 14. So, ang pulang na nakita kung mayatid sa pamilya sa mga ama kay hindi nanda pagbiyaan ang nanda pagka-religyoso sa Ginoo. Di man tamakuon niya pipito tatanan, pero mas mayat nga nagpabili ng inyong handong sa pag-simba, sa pagtaho, pag-alaga sa Ginoo sa iyang mga katawan dito diyan kaninyo. So, manindog ta. Atong abdiyan na itong Biblia, basahon ka ninyo ang mga teksto. Biblia i-aplihi sa Salmista ni Haring David, Kapitulo 133, Versikulo 1, 2, o 3. So, kung wala, pamati lang ka mo kaya itong magandang dyan. Giday ang gugmang iniksukong, Versikulo 1, pagkaayo o pagkaanindot, kung magkahiusa pagpuyo ang katawan ingon nga mga itsoon. Versikulo 2, sama gini sa dilindon nga lana, nga gidihog niya sa ulo ni Aaron, o gipadagayday sa iyang mga bungot, o midaligdig sa pilyo sa iyang mga sutana. Sama gini sa yamog sa bukid sa Hermon, nga mihugpa sa kapunturan sa Sion, dito misaat ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin, nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga muyot ha. Kanimo amahan nga tag-iya sa kahibalo kaalam kinabuhi mga panalan. Panahini ang imong balaanong pulo. Nga mao sa bitaw nga nakikuban ka ng pinagi sa kahong sa balaan ng Espiritu Santo sa Espiritu sa kamaturan aron ang imong makatawan makadawat nini mao mga pagtulunan isip gabayar sa mong pagkinabuhi gikan karon hangtod sa adlaw. Ngayon mo pa ikalugang ka na. Tanan doon mo kung himayaan ni Neymahan, imo yung pinagi sa ngalan ni Jesus na nasa ritmo. Amen. Dagan sa lang. Okay. Ikatulong ikatulong kita tuh
apelido sa iyong amat. Ayun yun. Suminig, nakapukos din siya sa original ninyong binikanan. Kita tayo apelido, yung nakasuon tayo. Kaya sa pag-abot akong mga pamilya na nakauban ninyo dito sa Binapandro, na sila ni Tato Cynthia, Iyon ito sa akong mga na tayo. Bisinto yap. So, kilala na sa uban din.
Tumul sekarang. Yang mengutangkan, asa di jalan kan? Seruang pastur, segini mo. Ang alam di seruang mo, mula ingatan segini mo nga. Iyan pa mo. Ang giingon segini mo, pinagi sa dapo, seruang. Pangayo upon sa imong gusto kay hari ka maka. Hari ka siya sa mga mga. Di pa dala ko ng pinoy. Di pa kanoon niya. Pangayo upon sa imong gusto. Pangayo upon sa imong gusto. Pangayo upon sa imong gusto. Gitan ka niya na doktor. Hantong ka rumor di ako. Kung gusto ka madawat ka kay paro sa alam sa Ginoo. Kung gusto ka na mahimong maayong richer, mahimong magbali, mahimong propita, mahimong may magtutudlo, mahimong magyadaw, magtatamba, kukunsa pa. As the Lord. Everything is from the Lord. That is how beautiful is God. More than that of what is your expectation. And expect ka na ikaw mahimong marunong, sobra pa kitas marunong. And I will. And that is very good. Very wise. Now, si Solomon sa iyang daddy, tadi yang dihantar antara ke alam, anak-anaknya yang paling buah. Walau mengangkir sesuatu, putih mengang hari sesuai dengan kairi. Ang iyang maayong pandai, dipakas sesuatu. Lakau ngatu hiram, pandai yang tanahnya kami kusulmon, ang kami sa pagubatan, ang iyang mga espada, ang iyang mga unsa paliha. Asap di unsa paliha, tanan. Walau mengangkir sesuatu. Tungkol sa kaalam ni Solomon, ditawag siya sa iyong mga hindihan binarihan. Ang Saudi Arabia na itong panahon na, sa panahon ni Solomon, 23,000 kilos of gold. Ihatag niya kang Solomon. Muna na, hindi mo mo tingala, kung mabasa niyo siya sa Solomon, o tingin mo ang iyong tumba ng bulawan, ang mga hindi siya ng templo bulawan, at iyang yahong-yahong sa ibabaw, sa iyang pilar na ginutanan sa iyang adorno, bulawan, marami mo sa iyong iyong bulawan. Tumod sa kaalam. Now, yun po hindi mo, ang chapter 2 can move from the trouble. Kung ang ginong mo hata sa limong kaalam, yun po yun. Ang buhok, ang dahog, na ating ang bahay. Mukbang nito to, kung marunong ito ng pagkataon. Kaya lang kamintay niyo pag marunong sa Dili Mayo. At plantain niyo tayo pakinitan, pag gamit niyo ng Dili Mayo, ako di ako walang usa ka tao mahukuman na kukinagi niyo. Pero kung basahong magpukong sa Biblia, posible nga maigyo alam niyo yung sentido ko mo. Saksit kung maigyo, tala po rin sa inyo. Amen? Kaya po connection sa Dino, hindi mo na Dino, ayaw mo pagtungan, yan ayaw ko sa kalibutan, araw magdala ko kami na, kung nasuko siya sa mga parisulog sa Dino. May anay ko sa kalibutan ng pagdala sa espada. Ano ang masabi sa parisi, magpunsulo, makikaway. Wala ba espada ang lawa, hindi sa tiyan mo. Asa na sulo, bubisan na resundang, si Pedro na pag-resundang. Diba? So, wala masabi ang espada. Nagyay ang espada, according to the Holy Scripture, basta si Jesus Christ mo itong pinagawal niya ang mga propita, the word of God is the word of God. Ato ka sa araw. Tara na ito, ha? Thank you. Tara na ito. Semua bahasa ibu hanon kapitulo 4. Oke, maka tuntutan itu kenapa ibu ibu ini tidak menjelaskan. Nah, cuma itu lah. Kemudian yang maksud ini adalah yang kedua itu yang jalan seperti ini adalah yang berbeda. Oke. Aku perlu tiba dulu. Nah, kita ini dia. In Hebrews chapter 4, aku berdarah. Kutipur adalah kisah dari kita. Kita tidak ada sabri. Okay. So, tumot ni ini, ang giingon din sa Hebrewanon kapitulo 4, versikulo 12, aron pa pumatuod sa Bagong Testamento, ang giingon din sa Sir, na wala tumalis kalimutan yung watag kalimutan. Niari ko, pagdala ng espada. At ang kasultan sa Ginoo sa mga parasilo, kagisultihan sila sa maturang din sa nagawa. Ang ilang bukal-bukalan niya, ay anak mataniusi,
anak makan Maria dapat yang mana? Dapat Dios maka dapat ating ating maka dapat rumit maka. Nah, aku lu masih ginu, mulai pada rindu, nah, aku musuh di lekas di luar. Tidak aku makan, so, ini, sepak pada yon, ang giingon ini sa Hebrewan, ng kapitulo 4, versikulo 12, kaya ang pulong sa Diyos buhi, o maantik, mas mahaig pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulaw. Mudulog kini hantong sa pinahilas man, sa kalagot sa espiritu hantong sa dapat giin, nag-abot ang kutlanan o ang kinakilukan. Nag-iusap sa mga tinguha sa una-una sa kasing-kasing sa tao. Sa tao. Amen. So, hindi mo nyo na na ang butas sa Lord Jesus Christ sa Old Testamento sa Forgas Phil na Matthew Mark Lord Jesus kuta dito ang gold espada. Although ang Ginoo nagsulti na siya manulunda pagkabuti Jesus Christ na nataw siya sa pasungan niya peace on earth and goodwill to him. To those who are pleased. Katong di kalimutan sa Diyos. Pero biyata sa ginong kalinaw, di mga nagdawat ang kalimutan, apil ang mga parisyo, apil ang lender simbahan, so ay kalinaw, ispada ang napuli. Ang ispada ang mori nag tudlo kanila. Mori naglubag-lubag sa ilang mga panguna-una aron niya mausap ang ilang kinaiya. So mori ang wakmasati sa mga katawan. So sa panahon ni Solomon, sa diyang girimo niya ang pamaagi sa kaalam magikan sa langit ng pagi, dila siya na more than wise of all the wise men of this world. Dili ihitok lang. So, magamit usap ang kung dili more, very, very wise. Why makalabaw sa iyang kapanahon na? So, ingon na ng sistema kung magamit ka, how very good and how pleasant. How pleasant or how good. Pag mag-very ang gamiton, doon na siya degree. Whether it is high or low. Maximum to the minimum level of appreciation or designation sa iyang authority as powerful. So ang Ginoo, ingon na ka powerful. So gigamit kini para sa inyo sa mga adugo sa apinito sayong amat reunion. Para ni sa atin tanan. Daron nga ang atong pagkawatak-watak, bisag tuog linadyo, tagpila ka talig niya, usap mo ito. Every year? Yearly. Oh. And every 12 months, magtigong mo sa usa. Depende lang sa inyong gilingunan kung usap mo lang na. Aron masilipit ka niya. Meaning, sa kada tuig, mura po nyo na sa simbahan. Kanang inyong tigong, ano man. Whether it is sa simbahan o sa mga sama ng kalihukan, pwede man ta makatigong. Ang importante nga mausa ang tanan, matigong ang tanan, arong ipasamot ang maong buluhaton nga nagkahiusa doon ang mga amar sa apilito sayo nga reunion. So, niini nga patulunan, dipakita na ninyo ang mayo na that is good. So, unsa man ang word na pleasant sa inyong pagsabot? Kaya na may word. Related pa niya sila. Ang word pleasant, related. At ang paminawon, ang version nga nasa kong gigunitan. Sumunta pa sa Salmo 133, sorry. Okay. Okay. Sumala pa sa Salmo 133, versikulo 1, akong basigong pagbasa. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. Kini sa Diglot na edisyon. Kanang inyong ikuha, sa King James siguro ninyo edisyon. So, din eh, ang pleasant din eh, kung atong gamiton, pwede kahibulungan, pwede maayo. Pero ang maayo, good na good sa King James. So, diri, how wonderful it is and how pleasant it is. So, wala diri makita ang word na good sa kilinga version. Pero masabta ni mo na ang sunod nga praise nagaingon for God's people to live together in harmony and that is in relation with the second praise. Kaya ihadaw nga praise na magpuyo ka mo na nahidusa. Now, ang word na hinusa, meaning,
kung unsay kalisod sa usa, kalisod po nimo. Kalisod nato, kalisod natong tanan. Amen? And that is in unity. Now, sa Ginoo, atong i-relate. Kung naiusa ka mo sa Ginoo, kung unsay iyang panalangin, inyong panalangin. Kung sa iyang mga pag-antos, inyong mga pag-antos. Kung sa itanan na iyang ibuhat, inyong pag-ibuhat. Meaning, you are one in spirit, you are one in truth. Amen? So meaning, wala against. So muna ay pagpasabot sa inyong yun. There is strength. Kaya kung doon ay musupak, adin ito na strength. Pwede na siya matawag niyo ng division. So, ingon na ang word may unity nga itong dipangita na dili din ito ma-describe sa atong tawhanong nga kaalam o kahibalo. Only Jesus Christ ang makahatag eksakto ng magtulungan niya. So, kung gusto mo magbangan mo sa Ginoo, pangayo ka sa Ginoo ang ihatag ka ninyo ang kaalam. Now, kini na pagkaalam na ginapangayo ninyo sa kanita, dili na mo kaalam na pitid niya sa tubangan sa Diyos. That is for this world only. Gitawag na namo sa mga pagtuon niya academic. Tanan ka alam ka na sa kalibutan, academic knowledge na siya or academic wisdom. Tanan ka alam magikan sa Ginoo, divine na siya or messianic wisdom. So naidipicto mi sa duha. So una naman ito sa 2 o sa 3. Tagaan ito mag-example. That is in the book of St. James. Sa book, libro ni Santiago, naroon maka... Tuon mo dagang kay kining atong pagtahudlo kung natin makatapon mo karo mapa-update mo sa isuban itawag ato na share it to others. Okay. Santiago Kapitulo 3 I want water. Kung diyan kaninyo may maalam o masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi, pinaagi sa mga maayong buhat o mga inubanan sa pagpaubos o sa kaalam. So kini nga gisgutan ta alam, whether it is divine or of this world. Kini nga versikulo sa 13. Pero sa 14, paminawa, lahi na po ang mga pasabot. Apang kung sa inyong kasing-kasing, anang hilabihan kasina, o kahako, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. 15. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun, kung dili kalibutan nun, dili Diyos nun, kung dili iawan nun. 16. Diin ala ang kasina o ang pagpanimuha alang sa kaugalingon kayuhan lamang, anausap ang kasamok sa tanang matang sa dautang buhat. Sumuni ang kaalam na gitawag ng academic. That is worldly in nature. Not heavenly in nature. So naagyan ang kasamok. Yutan on, kalibutan on, dili Diyos nun, yawan on. Now kita, kung dili na ito, bantayan ang atong muna-una, dapat gatid by the Spirit of the Lord, yun yung muna-una, kung ang inyong kasing-kasing. Kung dili mo nahiusa sa Ginoo, from time to time or any time, subject mo sa pagbira sa kalibutan. Mabitaw na ngayon mong panin. Dupe naman yung nangagad, pastor. 30 lang ako patuloy yung pangalagad. Hangkod ka mo, 30 po kayo kayo nagsupak-supak. Udangan niya nang tabuan na. Mga pa, pastor. Hangkod ka mo, 30 lang ako katuloy yung building. Ultimo pagdodo sa ginikanan, supak ko kung bata ko. Huwag ka mong magpatanon, ha? Kusbanin niya yung kagalingon. Ayaw mo paminaw ito na sa YouTube na kung ipaminaw. Sobra oras ko na ito yung sobra na mensahe. After more than an hour, isa na kabirsikulo iyang nabasa, huwag siya ka pamatuon sa daglang. Kasagaran sa iyong mensahe, puros mind city, not
pagpamatuon sa Biblia kung unsay angay basahon nga confirm tinuod o tama. So muna na kung dili ninyo ni gamiton ang patulunan niya sa Ginoo, pwede you are blinded by this word about the truth about God and the people of God. So kamo, I do hope na nasabtan ninyo ni nadili kalibutan mo ninyong kaalam kanang academic in nature. Dahil kung academic, papalingo nga sa kuligo ng gaga na nga. Muna nga itong mga leader sa unang panahon na tayong mong kulog, pasailuhala yung tao ng inyong mga katawan. Kung wala sila masayod sa tinuod na kamaturan, ayaw sila pakasata. Apan kung sila nasayod sa tinuod na kamaturan, ikaw na ang bahala niya nga. Bili ko makasilot, bili ko makadisiplina, bisan ang doktor, bisan ang atong gobyerno, bisan ang atong sundalo. Kaya sa atong sundalo, hagito pa man sa mga burumbagong kutong mga tao. O, di ba? Bili ko kadisiplina niya na. Pero kung ang Ginoo, madumog niyang minsay, kaya o sponsor niyo ang tibuok na niyong pinaiya. Tibuok niyong pagkatao, tibuok niyong kultura, tibuok niyong batasa. Amen? Kaya o sponsor. Minsay lang. O. Wala ang Ginoo sa Ginoo. So din eh, nasaktan na ninyo na sa academic, mauli ang mahitabo. Pero sa iya sa Ginoo, under Messianic wisdom, verse 17, paminawa, nindog ni paminawa. Apan ang alam nagikan sa langit, una sa tanan, putli. O kunya, makigdaiton, maago, mahigalaon, maluluyon, may binuhatan, dili sa kini, pilian, o dili, tigpaaron, tingnon. Amen? So, karang, ginawag na tinulungan sa amang sa karaya. Plastik na ng klase katawa. Doon, plastikan, buot pa sa putin, original. Ha? So, muna original tanawang mo ng isda. Eh, plastik man. Pero mas may pag-iring kay kaila siya sa plastik, hindi sa tao. Pero ang tao, bisa kaila sa plastik, kaila sa mga napasaylo alam ko niyo kung doon ang mga arsing na ito, make sure na. Make sure na. Amen? Eh, paano ang tanga kahoy? Ano pag dito ang lakan pag hindi mo ng kahoy? Gaksin pag dito? Gaksin sa pito. Hindi na gusto sa Ginoo. Pagano na iya ang patulungan. Now, Romans, before si Jesus Christ, 100 years before Jesus Christ, nag-ila na ang Romano sa ilang pagkagamanan. Gisan sa Roma, padungan ito sa Egypto. Gisan sa Egypto, padungan ito sa Mesopotamia. Ilang ang gamanan. Ikaupat na dinestiya sa pinagagamanan harianong grupo sa kalibutan na itong panahon. So kung nagsupo niya na mga 100 years before Christ, ang Romano, under sa pagdumalan ni Pompeo at pinakabangkitan niya general, nagsupo na siya kung ang ilang relilang na nangutang ang lakot na pagkakulang. Tapos sa mga ginagsukod ang reliyon sa Romano Katoliko, kung ako yung pangatanon, 100 years before Jesus Christ, ang general na nailan, na nakarikod sa istorya sa kalimutan, si Pompeo, Pompeo de Gaulle sa Romano, ilang imperyo sa ilang mga. Pero ikaupat na sila, kaya kulang na nagdumala sa imperyo sa unang kalimutan na mula pamaili ng Pilipinas o China, ang City 1 o City 2 man sa Egypt. Nasunod si Sargon na taga Mesopotamia at taga Oropagia na dikitan ni Kanhi Abraham. Hindi pa hindi majas ka na mga hari Sargon 1 o Sargon 2. Sa ikatulo, si Alejandro Daco na taga Medo o Persia. Oh, ikaupat na lang ang Romano, kamipasok, mga 100 years before Christ. So, ingon ana ang dadaan sa istorya sa kalibutan. Pakisusi lang sila eh. So, kung mutusi, kung sa naikaalagyat ka sa Ginoo, naidikinsyon sa bilin sa Ginoo, and that is, matawag na ito, balilos. Ang itinsyon sa mga na with the test God of God, kung kinanglangon, makatabang sa mga katawan, sa information, isulti at tinuon. Amen? That is balilos. So, niyatag na ito, kahit malo sa ilang. So, ingon ana ang sistema. So, ingon ako, kining ang kaalam, o, para sa kaninyo, alam sa maunang mensahe, aron nga madugangan yung mga kasayuran ninyo. Kung may mong itagmayo, bili ko. Basta sundo ninyo ang pagtulungan sa Ginoo. Kung muna yung kita kahibulungan, o, it is pleasant. Very pleasant, o, very wonderful. It is. And that is how the Lord is. Dili-dili matungkad ang kahibulungan ng Maria sa Diyos.
Versikulo 2. Aron makakat-on din mo. Ato kini himay-himay yun. Aron dagan mo matulang. Sige. Sumala pa sa versikulo 2, matod pa ni Hari David, pero nakapokus mo tadiya sa uno, pero ako lang may gamiton kay related pa sila. Di man po nakumpleto ni uno kung wala'y 2 o 3. I-appeal man yun. Ang pagbihog, nagagikan po sa pagka-anindot sa Ginoo. Ang paghatag o anointment sa usaka alagan sa Ginoo, nagagikan po sa pagka-kahigulungan sa Ginoo. That is in verse 1. Biyapon. Versikulo 2. Sama kini sa bililhon nga nana, nga dinihog niya sa ulo ni Aaron, o midagaday nga to sa iyang mga bungo, o midaligdig sa pilyo sa iyang sutana. Sa English nga version, it is like the precious anointing oil running down from Aaron's head and beard, down to the collar of his robe. So, ino na ang sistema. Ang pagkamaayo sa Diyos, pagmudihog siya sa usang katao, bisag pag magbalantay ka lang sa kamero. Kaya ni mo mahilong pangulo sa kinatibukan naso sa Israelita. Kinsa may buntong salot niya na? Sa pito sila ka magsuon. Pag-ingon ni Nathan kay Samuel. Samuel! Nakaw nga sa silo. Sa silo nga nila ang simbahan sa unang panokin. Ipagbubaw nga sila mga kaway ng simbahan sa Jerusalem. Dito sila sa silo. Sakop niya po Jerusalem. Laing syudad niya ilang dibutan na. Hindi nagtago-tago sila. Nakaw nila ang susambi. O, dalatin ng mga patamataw na ito. Sungay na sinudlan sa lana, sa olibo. Mo na ang pang-anointing ko sa unang panahon. Hindi nga si Samuel. O sa akong mga nito, Lord, siya matipamaba sa Ginoo, dihugi itong mga anak ni GC. Kaya na dito, ang usa ka tao na akong pinag ng mahimang hari, huli ka sa ulo. Kung ako si Samuel, huli ka ang mukul. Ano ba doon? Si Saulo, hari ko siya. Pero kaya ba ulo sa ito mo? Nga nung namang kita ang ginoo kayo ngayon? Si Saulo, ba't yung ang iyang academic knowledge, mo yung isunod, ang gikan sa ginoo na instruction, ayaw ko pag-ibagot sa ginigitan. Ang gikan sa kalimutan ang instruction, tinagi sa tinuhan ni Saulo, huwag ka nang ito, bakit sunan nyo din sa pag-ibasa ka niya sa subjection. Matulsin mo makita mo na hari ko tayo. Ikaw magpuot. So, ang mindset ni Saulo, ay ako ko hari. Pili ko sila, ako kita ko na po. Mga baka, mga kanino, kita ko sa liya, bulawan ko sa pagliya, di panaguan. Dadyan niya abot ang propita, kaya nga, Saulo! Kung sa mga imong gibuhan, kaya pa ako ang bisungo sa Ginoo. So, wala ko na nila po. Ako naman yung kasagdan ng mga katawahan. Tingog mo ng baka, tingog ko ng kanino, tingog ko ng kanino. O, tara na nino, kung saan na kayo na? Ayun pa ko ang manglabot. Tara mo ang nag-isipte. Ayun, mensi sa ulo. Kahit yung palusot ng kalibutan, no? Isipte na ito ang kasagbutan, busak patinawan na ito. Mangit, ayun pa yung palusot. Kaya pala mo ang sasag palusot sa isang kawatan? Mas manila pa, yung bayo. Paano ako lang ikaw, ang kung sulod sa mga kuhan, ako lang ikuha. Lagyan natin ito sa istang diba? Ayaw mo na yung letanok, malila. So, marat siya sa ulo to. E, mangita man siya at palusot. Kung siya, ang punihalat na ito sa Ginoo. Tupita. Ito ang Samuel. Sa ulo, sa tinuod lang. Ang pagtuman, mas maayo kaysa. To be is better than sacrifice. So, kung man siya mga buta na hindi gusto sa Ginoo, bisag pagkinanglanon nimo sa imong pagkadato, hindi kayo na kung makadahot sa Ginoo. Dahil ang pagtuman, mas maayo ka sa sakripisyo. Sa Bagong Testamento, chapter 12, kung ito ko sa'yo, sabi mo kung Mateo, ang Ginoo sa Ginoo, huwag ko magkinanglan sa imong halal. Meaning offering, whether it is money or anything. Oh. Ang akong kinanglan, ang inyong kaloob, mercy. I want mercy. So, talungi yung inyong brothers and sisters in the Lord. Kung unsay mayo, itudlo sa Ginoo. Kung unsay dilik mayo, ipasagot ka niya. Ayaw na po tayo na hirupan ka na kung ang adaptan ka. Di man na po di makahukum. Pasabta lang, pasabi niya. Sila na mahalap mabalansi. Mutuman ba o sa dili. Pero to obey is better than sacrifice. Oh. Sa Bagong Testamento, mercy
is greater than offering. Kaluoy. So, yun na nga sistema. So, maluoy ka sa usang katao, punta ka o di mo nga, kinaglandapan nga, bakit po? Ayaw tiwasi. Diba? Muna nga doon ay good, Samaritan sa Bible, nga bisa ka rin ng Samaritan, kalaban na sa panahon ni Jesus Christ. Pero nga naman nga ilang Jesus Christ ay hindi kamayo, maluloyon siya, matinumanon siya, matinumanon siya. Muna na ang i-appeal sa itong panaghiusa. Amen? Connected na eh. Dili man ta mahimong maayo, dili ko kami mong presya, dili ko kami wonderful. Oh. Kung dili ni buha ko, so may wonderful ni mong, very bad man ka. Oh, di ba? So ang iyong dili, dili ko, very bad. Oh. So dili ka doon na. Oh, so, hindi mo din eh. Verse 3 na ta, pinatanguan. Eh, tag-all. Okay. Sa verse 3, sama kini saya mo sa bukid sa Hermon, yamihog pa sa kabunturan sa Siyon. Dito misaad ang Ino sa paghatag sa iyang panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So, ang pagbuhat ug maayo kung how very good is that or how very wonderful is that, how very pleasant is that, importante kayo. Kaya di panagsama sa Ino sa bulat sama sa Ginoo, sorry, gipakasama sa Ginoo sa yamo sa bukid sa Hermon nga mihugpa sa kabunturan sa Siyon, dito misaad ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin. Kaya ba ito nga nga yamo pa ng isang binyay niya rin dapat isip uto, isip ko, gitawag na ito nga kwanin siya eh magpabalak na si Samista David. Kaya ang yamo kanang gabon ninyo makita, yamog mo na po sa ilang patangan na pinagadawon. O, oh, itawag pugs, lingis pa. Kanang yamog, patunganan na yan at pasalipod ang Ginoo sa ilang kapanaman ng inigtingog na pamatis. So, hindi ba si David na? So, ipanagsama niya nga sa yamog sa yamog. Nga inigsaad sa Ginoo, itingog niya na ito kong Moses, ipasa na kong Moses, itingog ko ni Moses na ito sa matatawad, ingon ang Ginoo, umunay ang saad. Kung tumanon ninyo ang sugo sa Ginoo, di ka na niyong madlawa, hangtod sa adlaw na idugang pa sa Ginoo ka ninyo, walay sakit. Amen? Grabe ang saad sa Ginoo, sa kapanahonan ni Moses, walay sakit. Ang problema ng dagang sakit, nagpabadlong ang makatawahan sa Diyos. Ang uban ng tungkol sa spray ako na doon ng spirit. Kung sa spray po, kinsay badlungon na ng spray, anaghin mo ng chemicals. Kaya ba naman sa makadaan sa tao, managhin mo man? Kinsay badlungon sa paghimo o bala, kaya ba naman siya makapatay tao, wala naging mito mong bala. O diba? Kung makadaot man na. O. Pero kinilaging pagkabindahuso sa kalimutan. Bisag sinsa na lang mahimok buhat o basta makalamang lang po. Hindi naman ako sa Ginoo. Sa Ginoo may lamang ay, sa Ginoo. Kaya ko ihatag ang ating kinabuhi. O inyo na niya akong kinabuhi, kuha din din eh. Pero kaya ko nang baruyon. Tulo lang ka adlaw, mabalik ni kanako. Kuha ka sa puto ng mga parisyoso po. Kaya disgutan sa Ginoo dito, timpro. Sa kukul ko ng diploma, ayan lawas ng disgutan. Ah, tanahan mo timpro, 40 katoy na dito kung saan mo maginitanan. Kung saan mo man, nataroon, kukul na mo tulo ka adlaw. Bangun na mo tulo ka adlaw. Ayan, ang lawas na inyo, ang lawas na kung atong lawas na ang kamungo ng aming Diyos sa Amar na rin nyo, timpro na sa Diyos. Amen? Ayaw ninyo gugaw-gawin. Ayaw ninyo gamaya-maina. Aroon na